naitala ang pagsigla ng manufacturing performance ng Pilipinas ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 2% ang paglago kumpara sa taong 2023. May report si Clazel Pardilla. Pinag-ipunan ni Aaron ang kanyang bagong motorsiklo na gamit sa kanyang pagtatrabaho. No, para hindi rin hassle dun sa araw-araw na pagpasok ko sa work. And ako kasi medyo adventurous ako, so gusto ko mapuntahan yung mga tourist spots dito sa Pilipinas ng nakamotor lang. Ayon sa isang power sports company, itinaas nila ang produksyon sa paggawa ng motorsiklo ngayong taon. Compare po sa pandemic, of course, mas tumaas po yung demand ng motorcycle. Yung mga maliliit na motorcycle, yes po, para sa mga city driving po, ng mga also for the women. And also, meron din naman po dumaas ang demand sa mga big bikes namin. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang pagsigla ng manufacturing performance ng Pilipinas sa unang 7 buwan ng taong 2024. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot sa 99.7% ang dami ng ginawang produkto sa bansa. Higit 2% itong paglago kumpara noong 2023. Nakaambag dito ang paglobo ng produksyon ng mga produktong petrolyo, computer, electronics, inumin, pagkain at iba pang produkto. Sabi ng isang kumpanyang gumagawa ng frozen product, bahagi ito ng kanilang paghahanda sa paparating na holiday season. We are also doing preparations for the last quarter of the year wherein yung customers is buying our products like hot dogs, bacon, and other meat processing products namin. Sumirit sa 97.5% ang kabuang halaga ng produksyon sa Pilipinas na isa sa nagtulak para umangat ang gross domestic product ng bansa sa ikalawang quarter ng 2024. 5.5 trillion pesos ang pinakahuling GDP, 17.1% ang naging kontribusyon ng manufacturing industry. Kasi alam naman natin na nung 2020, di ba talagang bagsak ang economy natin. And starting 2021, starting na yung pag-increase po ng mga production po ng ating mga staff. Malaki yung naitulong mga policies na na-impose ng government sa pagtaas ng mga production. Para lalo pang pataasin ang kumpiyansa ng mga nagnenegosyo at namumuhunan sa Pilipinas, itinutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis at pagde-digitalize ang proseso sa pagnenegosyo. Iniyak ng Anti-Red Tape Authority ang pagsunod sa Electronic Business One-Stop Shop sa 1,600 na bayan sa Pilipinas, 1,100 na ang automated ang pagpoproseso sa pagnenegosyo. Alinsunod sa target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing regional hub at smart and sustainable ang manufacturing at services sa ating bansa. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.